Welcome na naman mga ka-graphics. Guys, ngayong araw ituturo ko sa inyo paano tayo gagawa ng name ng text nyo, papagandahin natin. Will you please repeat it? Tuturo ko sa inyo kung paano pagandahin ang inyong mga name. Like lettering katulad ng ordinary name. At saka gagawin natin ganito. So, diba, napakastig din. So guys, samahan nyo ako. Tara, turo ko sa inyo paano tayo gumawa ng ganun using Adobe Illustrator. Tara! Una natin gagawin guys, punta tayo rito sa Adobe Illustrator. Ayan guys. So bago nga pala natin gawin muna, punta muna tayo sa thepont.com guys. Thepont.com. Guys, dito sa thepont.com, pipili lang tayo rito ng font na pwede nating gamitin sa ating paghahanap ng lettering ng ating gagawing name. Okay. So guys, dito may napili ako rito maganda. Sa tingin ko, okay to, the best to para sa ating gagawing yung lettering na to, magagamit nyo to guys. Kung gusto nyo i-digit siya sa sticker. Naloloko ka ba? Kung gusto nyo siyang pang inyong profile. So maganda kasi gawa ng from simple name, gagawin nating astig na lettering. So ito lang ang gagawin ko. So may nakita ko rito guys sa thepont.com. Dito lang ako guys humahanap ng mga magagandang font. So dito, ito yung napili ko. So download natin. Ang pangalan nito is Paladin. So start download natin. Open file location natin. Ito siya, Paladin. Tapos guys, gawin ko, i-unzip ko muna siya. Unzip natin rito. Extract. Ayan guys siya, etong honey na to. Ang kukunin lang natin dyan, yung mga lettering. Yan. So, control copy natin guys, or pwedeng install na rin. Yes nyo lang to. Ganun lang kasimple guys. Pag in-open nyo, diretso install na yan sa inyong font ng inyong control panel ng inyong computer. So, pwede ko na siyang i-delete. Yan. Kasi na-install na siya doon, guys. Ngayon, hanapin natin yung name na yan. Mag-new tayo. Tapos, pangalanan natin ito sa anak ko, ha, si Sade. Yan. Simpleng name lang, pero papagandahin natin yan. Gawin natin itong 1290. Gawin natin siguro, ano? 1920. Tapos, guys, pixel lang yung pipindutin nyo rito, guys, ha? Yung pipiliin nyo. Pixel lang. It's RGB preferred natin yan. High 300 ppi. Tapos, guys, okay natin. So, natandaan nyo yung file name nung, ano, ng ating dinownload na lettering. So, type muna tayo dito sa type tool. Text natin ay Sade. Gawin natin malaki. Ay, nakaano pala. Capital letter guys, dapat. Para mas maganda. So guys, ngayon hanapin natin yung font na yun. So ang letter niya is P. So Paladin yan, P. Ito. Piliin ko ito. May pagka-italic siya. O, diba guys, ang ganda nung napili natin po. Guys, ngayon, gagawin ko, palaki natin siya. So, pipindutin ko lang ang shift at saka alt at saka i-arrow natin yung mouse sa corner. Pag lumabas na yung dalawang arrow na ano, i-drag nyo lang. Tapos, bitaw. Yan, mapasin niya, lumaki siya. Tapos, pindutin ko itong selection tool. So, letter B sa keyboard, victory. And then, sinelect ko siya. Ayan, nakita nyo na na-select natin. And then, ang gagawin ko naman dito, guys. Gusto ko kasi, medyo lagyan natin ng style yung letter. Yung pinakang lettering.
So, mas maganda ang gawin natin is object. Gagawin natin object yung lettering. Kasi pag di mo siya ginawang object, na itatype siya pa. Ayan, katulad niya, na itatype siya. So, pagka ginawa mo siyang object, pipindutin natin is shift, control, and letter O. Yan. So, guys, kahit mag-t-type ka dyan, wala na. Hindi na siya ma-edit. Isa na siyang object files or vector files. So, pwede mo na siyang galawin ng ganyan. Pwede mo na siyang palakihin. Ungroup natin. Tapos, gusto ko palakihin yung letter Z. Pantay ko siya dun sa kanila. Tapos, guys, itong lalagyan natin kasi ng style tong letter, yung name na said. So, select ko lang anchor tool na to. Ang anchor na yan, gamit ang direct selection tool dito. Tama ba? Ayan, direct selection tool. Tapos, drag lang natin, mausog natin bibitawan pag naklik nyo na yung anchor. Drag lang natin hanggang dun sa letter E, dulo ng letter E. Yan. And then ito, para pantay siya. Guys, napapansin nyo, pa-slant yung letter E. Ipantay natin yung slant sa letter E. Yan, yung slant niya. Yan. Ah, diba guys, nagkaroon ng style ang ating name. So this time, tuturo ko sa inyo paano tayo magkukulay. Kung paano yung magandang style ng coloring dito. Ginagamit usually yung coloring na gagamitin na ituturo ko sa inyo sa mga, let's say, gaming. Sticker na pang mga motor. Dikit sa kahit saan na gusto na mga gamit nyo na paborito nyo. Okay. Tandaan nyo lang guys yung mga dinadownload na natin na font. Pwede kayo mamili sa thefont.com kasi doon ako man namimili ng mga font na magaganda at saka astig na katulad nito. So guys, ngayon sa coloring naman tayo. So gagamit ulit ako ng B-tool, selection tool I mean. Saka natin drag. Hindi na select ko na siya guys. Dito natin siguro ilagay siya sa taas muna. Gawin ko muna siyang white guys ha. Yan. Maganda rin siya sa white. Pero this time, gagamit tayo ng mga Technic na color. Yung may mga shadowing na color ng ating text. So guys, ang gagawin ko, iseselect ko muna ang gamit ang selection tools. Drag ko lang. Gagamit ako ng control copy. So control C. And then control F. Pag control F guys, yung kaya nang tinuro ko sa inyo, na control F ako, tinayin nyo siya. Dalawa na siya. Nagpatong yung dalawang kinopya ko. Okay. Nagpatong yung isang kinopya ko dito sa name. Naging dalawa siya. Kala nyo lang wala, pero kapag nag control F ka, automatic pumapatong yun doon sa mismong letter natin or sa mismong object natin na kinapin mo. Same na walang lampas kahit isang kahit gaano kanipis ang hibla, wala siyang lampas. Eksaktong patong siya pag control F. So guys, yan dalawang name yan na magkapatong guys ha. Ayan. Tapos this time guys, yung nasa harapan gagawin kong black. Lagyan natin pure black yan. Ang pure black nito is dito, dulo. Tapos, lagyan din natin itong kanyang outline, black din. Gawin din natin pure black to. This time guys, gagawin natin yung outline niya is papakapalin natin siya. So, 20 ang kapal niya. Tignan mo ang mangyayari dyan guys. Tataba siya. Yan, yan yung 20 niya. Tapos, punta tayong object. Expand natin siya para yung maging isang object siya na buo. And then, ipil natin mga stroke. Okay niya. Naka-check yung fill and then stroke. Okay niya lang yan. Tapos, magiging ganyan siya.
punta ulit na tayo ng ano. Dito naman tayo sa Windows Pathfinder. Ayan guys. Ang sa-select ko rito guys, ito, Unite. Basta nakaselect yung ating black color na lettering na kumapal, gawa ng outline. Ngayon, Unite natin siya. Ayan. So, mas mataba na siya compared dun sa dati. Ngayon, i-arrange natin siya sa back para yung white na original makita natin. Send to back yung ating black. O guys, yan na. Yung original na white, ito. Tapos, yung pinakapal natin na lettering na kinapi natin using Ctrl F, ito, nasa likuran. Sinento back ko siya yung black. Yan guys, nakita nyo yung ating ginawa. So, this time, lagyan natin siya ng ibang kulay na outline. Para mas gusto ko tong ano, tong orange. Tapos, patabay natin yung outline na orange. Gawin natin sigurong 10 or 5 lang. Yan. May kulay na siya guys. Kuhanin natin to ulit. Yung may kulay. May outline na orange. Copy ulit natin and then Ctrl F. This time guys, gagawin ko siyang pure black. Tapos, gawin ko siyang 60. Andun pa rin yung may outline na orange guys. Sa akin na control copy ko lang at saka control F. So, nag-copy ako at pinatong ko lang. Mamaya, isi-send to back natin tong makapal na to. Yung naka 60 outline. So, object natin ulit, expand. And then, fill and then stroke, okay. And then, pathfinder. So, sa unite tayo. Yan. And then, arrange to back natin para makita natin yung may outline kanina na color orange na kulay black. Send to back natin ito malaki. Ayan. So, nagkaroon na siya ng style guys. Delete na natin yung mga anchor na lumampas. Para pantay. Ayan. Gumagamit lang ako dito guys na itong delete. Kapag meron kayo nakikita ang sobra yung mga ganyan-ganyan. Mga anchor na lampas. Pwede mo siya ipantay-pantay. Gamit yung minus. Plus naman pag magdadagdag ka. Pero minus ang ginagat. Delete anchor point. Yan guys. So medyo maganda na guys. Yung ating lettering ng name. Kung ano, pwede natin burahin itong nasa gitna. Yung butas. So guys, sa pan-technic na ituturo ko sa inyo, paano natin to lalagyan ng mas pabuhay na kulay? Kasi pagka color white lang, so parang medyo matamlay pa rin ang kulay niya. So guys, this time, gagawin natin is maglagay tayo ng style ng color green na parang shadow niya. Ito maganda to para mas maging buhay ang ating lettering or yung name natin. So gagamit ako dito sa shape tool ng ellipse tool. Tapos, dinaselect ko na yung ellipse tool. This time, i-drag natin yung ellipse tool. Pataas. Yan. Mayroon na tayong oval na shape. Ginamitan natin ang ellipse tool. Igit na natin siya guys dun sa name ha. Tapos, itaas natin to. Yung anchor point dun sa gitna niya. May makikita yung anchor. Itatas lang natin. Gusto ko para mag-shape siya na rainbow para may effect yung ating lettering. Gamit tayo ng letter A or direct selection tool. Tapos select natin yung anchor na nasa gitna. Tapos ayan, i-drag natin na para naka-rainbow. Tapos guys, ibaba natin siya. I-center natin siya dun sa name mismo na ating lettering. Ayan. Malalaman nyo bakit nilalagyan ko ng ganito guys. Yung itong parang shape na oval na to na naka rainbow shape is gusto natin siyang gawing shadow ng ating lettering. So this time, baguhin natin yung color niya. Huwag natin gawing black. So gawin natin medyo light na gray.
like that one, yeah. Pwede na siguro to. Tapos guys, control una nating pa susunod pala natin gagawin guys. Select natin lettering natin gamit ang shift. Click niyo lang yung mga letter natin. So 1 2 3 4 5 letter. Control kapag na-select niyo na 'yon, control copy and then control F. So kaya natin kinontrol copy guys, ikakat kasi natin yung lettering na yan. Magkakaroon siya ng shadow na parang nakala rainbow. So ginamitan natin siyang control F, nakapatong yung ating kinopya. Ayan o. Ayan, nandiyan pa rin siya pero may doble lang siyang. So this time, eto namang naka oval shape natin. Select natin gamit ang B tool or selection tool, control copy, control kung ilang letter ring nyo guys, kung ilang letter ng name nyo, yun yung kakopy nyo, control copy. So 1 2 3 4 5, so control copy and then control F, limang beses na F, control F, control F, control F, control F, control F, yan limang control F ang ginawa ko. So inuna kong control copy tapos limang control F kasi yung ating oval kung anong bilang ng ating letter yun yung kakat natin. So select na natin letter Z at saka kuha tayo ng isang oval. Gamit naman tayo sa pathfinder ng minus front. So select ko yung dalawa Z at saka yung oval, ito mangyari. Yan. So guys, may cut na yung atin si control C ko. May cut na yon. Doon sa letter A naman tayo. Select ko yung letter A, tapos select ko naman yung oval. Gamit pa rin tong selection tool. Tapos, punta ulit tayo ng minus front. Same lang gagawin natin sa iba pa. Select natin yung oval and then letter A naman tayo. Then, minus front. Select din ulit natin yung oval and then letter din naman tayo. Select din natin. Naka-shift lang ako guys para makuha nyo pareho. Shift nyo ang pindutin nyo lang ng long press yung shift bago nyo i-select yung oval at saka yung letter. So, pag na-select nyo ng pareho, gamit na kayo ng minus front. Yan. So, naka-shift, hold shift ako. Select natin tong oval and then letter E naman tayo. And then punta naman ulit tayo ng minus front. Yan. Ilayo na natin itong isa. Yan. Tapos makikita nyo guys yung control copy natin na letter gamit ang control F, pumatong siya tapos hiniwaan natin ang cut. So siselect lang natin yung hiniwa natin. Kakopyin natin ngayon yung kulay gamit itong eyedropper tool dun sa ating oval. Ayan guys, nagkaroon na siya ng shadow. Easy! So pwede natin i-delete itong mga oval na sumobra. Ayan guys, ang ganda. Tapos, para mas maging buhay siya, select natin yung white, yung original na letter, yung mga buong letter. Tapos, lagyan natin siya ng outline na white din. Tapos, gawin natin siyang number 3. And then, syempre, itong shadow, huwag kakalimutan yung mga putol. Lagyan din natin ang outline na white. Number 3 din yung outline niya. Ayan guys, napansin nyo? Ang ganda niya. Diba, napakadali lang. Easy! Oh, diba? Yan, pwede nyo siya idikit guys sa mga sasakyan, sa mga motor nyo, sa helmet, sa mga favorite stop nyo na like mga kayo bahala kung saan nyo siya gustong idikit kapag sticker na siya. Siyempre, para maging maganda siya sa sticker, ang gawin natin, lagyan natin ng outline na white. Ito, outline white. Tapos, lagyan natin ng number 5. Ayan. Ah, diba may outline na white siya? Parang pang sticker ang dating na talaga niya, guys.
pag dinikit mo talaga sa sticker, syempre may guide ka. Yung color white, yun yung pinakang guide mo ng pagka-cut. So, pwede mo na siyang idikit pagka na-print mo na siya ng sticker. Okay. Ganun lang kasimple, guys. Easy! Ganun lang kadali. Ang ganda. So, ngayon, isi-save na natin siya as a PNG. So, i-center na muna natin siya dun sa ating ano. Save for web and then PNG files. Save natin siya dyan. Tapos, punta natin yan, guys. Yung ating lettering. Ang ganda ng pagka-shadow niya, guys. Oh my God! Wow! Diba ang ganda ng pagka-shadow niya at saka the best talaga siya for lettering na pwede niya siyang gawing sticker. Napaka-simple lang. Easy! Diba? Napakadali lang. Ang bilis lang natin ginawa, guys. Tapos pero ang ganda niya. Ang ganda ng kinalabasan. So, ganun lang kasimple. Kung paano, kayo na ang bahala sa regarding sa mga color na gusto niyo. At syempre, dun sa font na pinili nyo, kayo na rin ang bahala kung alin. Basta sa thefont.com kayo pumunta, marami kayo makikita ang astig na mga font katulad nyan. Talagang pwedeng-pwede siya, guys, sa sticker. Laruin nyo na lang, guys, kung anong kulay ang gusto nyo. Pero yung pag-shadowing, tinuro ko na, napaka-simple lang. Easy! Control and copy, and then control and F lang lagi ang ginagamit natin doon. Guys, I hope may natutunan kayo. Sana i-like nyo nga pala ang aking page sa Facebook. Okay. Alvin Graphics Logo Maker. And then, sa YouTube channel ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, guys. Tapos, i-hit nyo rin yung bell icon, guys, para updated kayo sa mga videos na ilalabas ko para mas marami pa tayong video magawa. So, subscribe kayo. And then, sabay-sabay tayo matuto, guys. So, hanggang dito muna tayo. And then, salamat sa inyo. Bye-bye.